Full transparency lang po. Ang pinakamagandang legacy ni Chairman Brillantes ay successful automated election na merong full transparency. Ibig sabihin nun, kung ano yung minimum requirements ng batas ay nag-comply, nag-comply sila. And then meron pang, kung meron man silang dinagdag na nakabuti sa election, mabuti, pero wag na muna mag-usap sa dagdag eh, kasi yung minimum nga hindi pa nga na nabibigay, hindi pa nga nakukuha yung source code. Yung source code na ginamit doon sa mock elections. At saka yung mga glitches na tawag nila, glitches sa mock elections, ayusin nila yun. Pero noong December sumulat ako bilang pangulo ng PDP laban sa COMELEC na may pupunta diyan po sa early January. Pupunta diyan ng isang pupunta diyan ang abogado namin, may kasamang software programmer na mag-i-examine na ng source code kasi karapatan namin ito. Yun, pumunta noon January 8. January wala. 8. Wala. February 4 na ngayon. Linihis kami. Iba kwento, sabi, hindi pa available ang program na gagamitin sa 2013, hindi pa available ang source code. Dito na lang tayo sa tinatawag na trusted build activity. Kahit ano man yun, itawag mo ron sa activity na yun, hindi yun yung gusto namin gawin kasi ang karapatan namin is to examine the source code. Kung hindi po isusunod nila o kung hindi nila hahayaan ang independent body to examine the source code, kayo po bilang kandidato ay naniniwala na pwedeng makompromiso yung resulta. That's why andun yung pangamba. Kasi nga, bakit may tinatago? And then, pag sinabing hindi pa handa ang program, naka-mock polls na nga tayo. Meron na nga mock election nung Sabado. Sabihin mo, may gumanang program dun. Yun yung, di yung ginagamit na program sa mock elections, yung source code nun, yun ang examinin namin. So, ang sinasabi ninyo, as of this point, February 4, yes, ilabas for transparency ng COMELEC yung source code na ginamit sa mock polls. Full transparency. At hindi yung nakakita yung mga foreigner lang. Correct. Oo. Kasi actually, kahit yung 2010, yung Systems Labs, ang report niya, kung ganito, 2 inches thick yata yung mga findings nila na kailangan na improvement. Dapat din, for full disclosure, isa-isahin ng COMELEC yun at sabihin kung na-actionan yung mga recommendation doon. Ang gusto ko lang i-highlight po, na dalawa pong provisions ito na kailangan mag-comply ang COMELEC. Review ng International Certification Agency. Okay yun. Maybe nasa European o nasa American, ibigay ang source code para i-review nila. Compliance yan sa batas. Pero mayroon din isa pang provision, separate and distinct. And sabi doon, ang source code ipareview din ninyo sa political parties and other interested groups. Other than political parties. So yung sa second din, hindi pa sila nakapag-comply. Kahit political party. So what will happen if they do not comply? Naipanalo na namin ito sa Supreme Court. Then as a lawyer lang ha, ang by the book remedy ko is to cite them in contempt. Pero the point is, wala pa rin tulong yun sa pagpalago ng pagpalakas ng tiwala natin sa eleksyon, because dapat makita at ma-examine ang source code para nga lumakas ang tiwala natin sa integridad ng eleksyon. And if I ask you directly, sabi nga natin, if you're given a 100% perfect score, pinag-usapan natin ng source code, ilang porsyento ba ang tingin mong tiwala mo sa COMELEC itong automated elections? Considering yung source code na sinasabi mo. Ay, kung hindi nila po ipapa-examine ang source code, I smell something fishy. Merong sintonado sa kanta. So, bibigyan ko ng 60 to 65% lamang. Mamalaki yun. Kasi pakita mo, this is automated election system, kaya nga, kaibahan nito, may software involved.